Yun, ganda gabi mga future criminologists. So, welcome back dito sa Crime Studies sa Bayan. Sa lahat ng nagpa-shoutout, shoutout sa inyong lahat. Sa lahat ng nag-follow, nag-like, nag-share ng page natin. At saka mag-subscribe na rin kayo dito sa YouTube channel natin, Crime Studies ng Bayan, para marami kayong malalaman tungkol dito sa subject natin sa criminology. Okay, so ngayong araw, i-discuss natin. Ito yung mistake of facts, mistake of identity, at saka yung mistake in the blow. Okay? Unahin natin dito mga future criminologists itong mistake of facts. Tatanda lang natin dito, sa mistake of facts is wala pong criminal liability. Bakit wala pong criminal liability? Kasi yung nangyayari po, nagkakaroon po dito ng uncontrollable fear. Okay? Hindi po nakokontrol ng isang tao yung kanyang ginagawa dahil po dun sa takot. Okay? Sinasabi dito sa mistake of facts that misapprehension of facts on part of the person, okay, who accuse or who cause injury to another, he is not criminally liable. Bakit po hindi po siya criminally liable? Because the intention of the accused is lawful. Okay, at saka meron ditong Supreme Court decision. Okay? Na kung saan nagkakaroon po ng uncontrollable fear. No? Hindi po nakokontrol ng isang tao yung kanyang takot. Okay, ano nangyari dito sa People versus Achong, landmark cases ito. Ito kasing si Achong is may kasama po sa isang bahay or sa isang boarding house, no, dito sa atin sa Pilipinas. So yung nangyayari dito, future criminologist, is ganito. Okay? gabi nang umalis itong kaibigan ni Achong, no, kasi pumunta daw ng birthday, halimbawa, at saka kumain. Okay? Ito naman si Achong, takot po ito na palaging nag-iisa at saka takot sa magnanakaw. Umuwi na itong kaibigang ni Achong, gabing-gabi na po, future criminologist. Nung gabi na yun, anong nangyayari? Okay, bigla na lang kumatok ng hindi naman nagsasabi kung sino, yung katok lang ng katok ng katok. Kahit ikaw matatakot ka na naman, di ba? Kasi hating gabi, katok lang ng katok, hindi naman nagsasabi. So natatakot itong si Achong kasi sinabihan niyang sino yan? Sino ba yung pumasok? Sino ba to? Pag hindi ka nagsabi, papatayin kita, bubuksan ko to. Hindi pa rin, katok pa rin ang katok, future criminologist. So anong nangyayari? Nagbilang po dito si Achong. Sabi niya, pag hindi ka pa nagsabi kung sino ka, bubuksan ko to, tapos sasaksakin kita. Yung nangyayari, ipagbilang ng tatlo, isa, dalawa, tatlo, binuksan ito ni Achong. At saka, bigla niya lang itong sinaksa kung sino yung nasa pintuan. So, kung kinabukasan, yung nangyayari pala is, yung kaibigan niyang pumunta dun sa birthday party na isang lasing. So, yung nangyayari dyan is nagkakaroon po ng uncontrollable fear. No? Kung saan, hindi po mapipigilan ng isang tao yung takot niya dahil hindi niya naman alam kung sino yung taong katok lang nakatok sa hating gabi. So, ano yung nangyayari dito sa People versus Achong? Nagkakaroon po dito ng exempting circumstance na kung saan hindi po kinasuhan dito or wala pong criminal liability on part of Achong. Bakit walang criminal liability? Dahil nga sinasabi kong uncontrollable fear. Okay? Hindi po nakokontrol ni Achong ang kanyang sarili sa nangyayari. So, hindi po kinasuhan dito or in-exempt po sa criminal liability itong si Achong. Okay? Yung next na i-discuss naman natin dito, ito yung mistake of identity, okay, on part of the victim. So ano yung sinasabi dito sa mistake of identity? In other words for dito is error in person A. Tatandaan lang natin dito sa error in person A, okay, or mistake of identity, yung nangyayari po kasi dito future criminology. Halimbawa itong, okay, babasahin muna natin para mas madali nyo maintindihan. Injuring one person who is mistaken by another, okay? A is intended to shoot B, but instead of shoot C, okay, instead of shooting B, he shot C, okay, because A mistook C for B. Okay, ibig sabihin, hindi niya po talaga alam na yung binabaril niya yun, hindi po talaga yun si B. Sino po yun? Si C po yan, okay? O halimbawa, itong si Pedro, gusto niyang barilin itong si Juan. Pero yung nangyayari po, future criminologist, okay, iba po yung nangyari. Dahil yung binaril niya po yung time na yon, hindi po pala ito si Juan. Ito pala ay si Jose. Okay, babasahin natin. And error in person A, the intended victim was not at the crime scene. Okay, it was actually the victim upon whom the blow was directed, but he was not really at the intended victim. Okay, how does... Okay, error in person A affects the criminal liability of the offender. So ito, tatandaan lang natin. Okay? Kapag po yung nangyayari is if the crime committed is greater than from what is intended, ano po yan? Mitigating circumstance. Okay? Nakikita nyo dyan, error in person A is mitigating if the crime committed is different from what is intended. Okay?
But if the crime committed is the same as that which was intended, error in personae does not affect the criminal liability of the offender. Okay, so ibig sabihin kapag yung nangyari po is hindi naman po talaga sinasadya at saka wala naman po talagang criminal intent. Okay, itong si Juan na barilin itong si Jose, kaya wala pong criminal liability. Okay, napaka-basic lang po yan. So I hope mayroon kayong naintindihan dyan. At saka dito naman tayo sa mistake in the blow. Tatandaan lang natin itong sa mistake in the blow, present po dito. Doon po sa mistake of identity, hindi po present itong biktima. Ang present sino? Yung ibang biktima. Okay? Hindi po yung biktima mismo. Okay? Kaya nga nagkakaroon ng error in personae. Mistake of identity. Dito sa mistake in the blow po, mga future criminologists, tatandaan lang natin dito na present po dito yung mga, okay, I repeat, present po dito yung victim at saka yung hindi victim. Okay? Pero meron pong pagkukulang or meron pong foresight or meron pong kamalian dito yung perpetrator. Okay? Sa mistake in the blow, halimbawa gusto ni Pedro ang barilin itong si Jose, pero yung tinamaan po itong si Juan. Okay? Pero dalawa sila na doon po talaga sa crime scene, pero meron pong pagkukulang or meron pong foresight. Okay? Halimbawa, itong duling pala itong si Pedro. Okay, kaya yung tinamaan yun si, instead na tatamaan itong si Juan, yung tinamaan si Jose. Okay? So, i-discuss natin ulit. Mistake in the blow, hitting somebody other than the target due to the lack of skills or fortuitous instances. Okay, tatandaan lang natin yan. Anong halimbawa niya ng mga fortuitous instances? A, wanted to shoot B, but instead, he injured C. Okay? So, gusto talang barilin sana ni Pedro itong si Juan, pero yung tinamaan itong si Jose. Okay. In aberratio ictus, a person directed at the blow is intended with the victim, but because of the poor aim, the blow landed on somebody else. Okay? Dahil po mayroon pong lack of skills or lack of foresight, so anong nangyayari? Tumama po sa iba yung pagbabaril or yung taong binaril niya. Hindi po tinamaan, ibang tao po. Okay? In aberratio ictus, the intended victim as well as the actual victim are both on the crime scene. Diba? Sinabi ko yan. Aberratio ictus generally gives rise to complex crime. Okay? Complex crime po nangyayari. Okay? Bakit? This is being so, the penalty is for the more serious crime is imposed in the maximum period. Okay? Bakit? Dahil yung gusto niyang tamaan, yung tanang maling tao. Okay? Kaya nagkakaroon po dyan ng complex crime. Because one single act constitute two or more grave yung nangyayari. Okay, sana meron kayong matututunan dito sa ini-explain natin sa araw na ito. Kung meron mga kung mali sa nidiniscuss ko dyan, okay, willing naman po tayong mag-accept niyan dahil hindi naman tayo perfecto. So, salamat sa lahat ng